Okay, mga boss, tuloy tayo dito sa mga nakapilang gawa. At ito, isa sa nakapila sa Cora 3500. Ako na daw ang bahala, sabi ng may-ari nito. May dala na siyang potentiometer na pampalit dito sa ano. So buksan muna natin, mga boss. So ito siya, mga boss, may limang apat ata na mic input. Akala ko talaga nito, sa unang tingin, akala ko Sakura 733. Ayan pala yung model niya, Sakura EB3500. Buksan natin, tingnan natin yung ano, yung loob ko, ano nangyari dito. So, ayan mga boss, nabuksan na natin yung tika lang. Ano ba to? Para sa line out. May line out siya na balance, oh. Ano ba sistema nito? Mamaya pag-aralan natin yan kung ano. Kasi ano lang naman eh, unbalanced din yung kanina, nakatap na lang din yung pinaka resistor niya dyan, oh. So pag-aralan natin yan mamaya kung paano. Maganda to kasi may line out na siya. Sa ano pala tong line out na? Ay, hindi, tama. Kasi yung line out ng microphone ito. Tapos ito naman yung line out na ano. So left and right siya, oh. Left and right. So tingnan natin yan. Ito yung ano niya. Maliit lang din pati transformer. Lilinisan na lang siguro natin to. Malinis pa naman talaga yung board. Co-condition lang natin to. Okay, kalas-kalasin na lang natin, mga boss. At ito lang naman yung transistor niya. Transistor niya, dalawa lang pala. Ano ba yan? Ang kalat na sinasabi ko. So dalawa. Para siyang 3-auto lang din to. Ilang volts na ba yung supply nito? 29,029. So parang concert 3-auto lang din yung datingan niya pala. Ito naman yung speaker out niya. Mukhang okay naman, kaya lang may mga konting kalawang. Siguro kalasin natin. Pati ito kasi magpapalit tayo ng potentiometer dyan. Lahat dyan. Kalasin na lang natin. Saglit lang, mga boss. At kahit Sakura pala, may simento din. Oh. May nakapatong na simento. Sakura to, ah. May nakalagay ba dito? Ayan, Sakura. Ayan. 500 watts daw. Pero hindi naman tayo maniniwala. 500 watts. Eh. Okay. Saglit lang. Okay, mga boss, so ito na yung ano, nakalas na natin doon sa pinakakaha niya. Ito yung pinaka mainboard, tapos ito naman yung sa equalizer. Ngayon, titingnan natin kung anong gagawin dito. So dito, ayusin natin yung wiring. Tatanggalin ko pala tong relay kasi ano, hugasan natin tong board. At may mga ilan-ilan katulad nito. Ayan, kita nyo naman siguro may mga kalawang na. Ayan. Magpapalit tayo nyan. May mga kalawang. Ito pa. Nilawan nga natin para makita. Ayan. May mga kalawang na siya. Tapos andun pa. Ayan, o. Ayan. So meron pang iba dyan na may kalawang. Dito titingnan natin. So kakalasin ko na lang siguro tong pinaka board nya na dalawa. Pinaka driver nya. Teka lang. Yung pinaka driver niya kasi ang ano, babasahin natin to. Pero yung slider kasi hindi na natin babasahin, sobrang alikabok, oh. Teka lang, tanggalin ko nga yung ilaw, masilaw. Yung slider niya, yan, hindi ko na ata ano yan. Sasabay sa links. Babrasin ko yan pero ano, isprayan ko na lang ng oil yan. Hindi na natin lilinisan yan. Kasi baka maano ng sabon, matunaw ng sabon yung ano. Baka makagamit tayo ng matapang na sabon, matunaw tuloy yung carbon. Hindi natin alam kung gumagana pa to, pero ano, iwalay lang natin yan. Then after nyan, dito sa circuit nya, yan. Teka lang, ayusin natin yan. Wala namang ganong kinalawang dito sa main amplifier circuit. Ito yung circuit naming main amplifier. Parang wala naman sa tansya ko. Yan. Okay, mukhang okay pa naman dito. May kapirasong kalawang lang. Ayan, may kapirasong kalawang lang. Yan. Isa-isahin lang natin yan, mga boss. Sige, restoration kasi ito. At saka meron ng ano eh. Mayroon ang biniling pihitan yung may-ari kaya wala, tukotulad nito. Ano ba yan? Katulad nyo, no? May ano na.
Ayan, ayan. Ayan, may kalawang na pati itong isa. Mga transistor, isa-isahin ko lang. Tapos itong mga potentiometer, papalitan naman yan eh. Kaya kakalasin na natin yan. Yun lang, at sana pag natapos natin itong i-condition o linisan, palitan ng kinalawang ng mga pyesa ay matik na siya na umanda na. Hindi ko na tinisting kasi sabi ng may-ari, ako nang bahala. Yun lang mga boss, update ko na lang kayo pag ano, pag nagawa na. Parang ano to, recondition lang ang gagawin dito. Parang ano naman kasi wala namang problema sa main amplifier kasi ang pinagbabasihan ko dyan, yung dalawang fuse buo pa naman, oh, hindi pa putok. So ano siguro to, maintenance. Saglit lang mga boss, at kalasin ko na muna yung dapat kalasin. Okay mga boss, so ito yung pinakalikod. Halos wala pa namang signs of repair siya. Kung titingnan nyo talaga, halos wala pang hinang, maliban lang dito sa regulator. Dito naman sa mga pihitan, tiningnan ko naman ito isa-isa. May napansin lang ako dito na ito lang, halos ito lang banda yung signs of repair. Maliban dyan sa iba, wala na. Kaya sa tingin ko, magiging magaan siguro yung pag-i-repair natin ito at hindi tayo mahirapan. So, simulan ko na muna. Magkakalas ako ng ano, potentiometer, relay, itong heatsink, tatanggalin natin pati transistor para malinisan. Ito may nakaabang pa na ano. Then tanggalin ko na yung mga potentiometer pati itong ano. Yun lang muna, at update ko kayo. Okay mga boss, so nahugasan ko na to, napatuyo ko na, binantayan ko kanina. Then after ano, habang binabantayan ko to, nagchat na yung may-ari, nangungumusta doon sa ano. Tamang-tama, sinend ko sa kanya yung picture na nakabilad tong board. Sabi ko, update ko na lang siya pag natapos na ngayon. Dito muna tayo sa main board. Malaki naman yung palagay ko dito na wala masyadong damage na malaki. Maliban lang dun sa mga kinakalawang na pyesa, katulad nyan. Yung mga transistor, yan. Yan. Tsaka dito may isa pang 330. Ayusin ko na lang yan, then pakalagay natin ng mga pyesa, ibalik na natin itong transistor kasi buo naman yung fuse. Double check ko na lang pa itong ano, pala itong mga capacitor. Meron pala siyang ano, 8 na capacitor, 2200 microfarad, 50 volts, 2468. So 8 nga. Then yung hinang doon ng regulator, ayusin na lang natin. Pati ito, ayusin natin din. After nun, meron naman siyang ano, na nabili dito ng mga potentiometer. Kompleto na ata ito. Ayan, ikakabit na lang natin tapos ano. So unahin lang natin yung mga kinalawang dito sa mainboard para masecure na natin to na wala nang problema, din punta na tayo dito sa ano, sa tawag dito sa pinaka board. Yung dito pala tiningnan ko na, design niya pala ganito, yung syempre yung pinaka ano, number 1, ano ba to? Parang baliktad. Number 2. Pati number 2 nyo ay ground. So number 2 dito, ground. Yan, naka-ground na siya. Tapos number 3 nya ay dalawang resistor. Ayan o, number 3. Resistor, naka-ground yung isa. Naka-ground yung... mamaya, gawan ko na lang ng ano yan. Ayan, ayan pala. Gawan natin ng, ano, ng diagram yan mamaya. Pero parang baliktad ata. Sa tansya ko lang ha. Tansya ko lang. Okay, gawa na lang natin ng ano. Tapos ilagay ko na lang dyan sa screen. So, konti lang naman ata to. Pero tingnan ko na lang. I-secure ko muna to kung ano mga problema dito. Kung sakaling may makita tayo na unusual bukod dun sa mga kinalawang napapalitan nga, i-ano ko na lang sa inyo mamaya. Ibalita ko na lang. So, alam nyo naman yung ano, sinasabi ko na ngayon yung ano, yung format ng content natin ay repair vlog. Magkaiba po yung repair vlog sa tutorial, yung DIY, yung step by step. So dito sa repair vlog, kumbaga ni-record ko yung proseso ng pag-repair ko, kung ano mga nangyari. Pero hindi naman siya detalyado talaga na ultimo pagpalit ng ano, ipapakita ko kasi bali ano eh. Kumo na lang yan, oh, nagpalit tayo ng kinalawang, andito yung kinalawang, andito yung ano. Parang gano'n na lang, kasi yung iba, yung ina-assume na lang yung tutorial, o kaya nasasabihan tayo na hindi kompleto, kasi hindi po nga to, ano, hindi po ito repair tutorial.
ito po ay repair vlog. Yan, para malinaw tayo. Sa simula pa lang, yun naman talaga yung concept ng ano ng content ko. Kaya lang, sabi ng iba, natututo din daw sila sa ano. Di, ganun na lang, tuloy-tuloy na lang. Kahit repair vlog lang din, ay makakuha pa rin kayo ng idea. Okay mga boss, update ko na lang kayo mamaya. Tuloy tayo mga boss dito sa ginagawa nating Sakura AB3500. Bali naantala yung ano nito, kumbaga naantala ng ilang araw yung ano, siguro 2 araw yung pag-repair nito. So yan, ibalik ko na yung mga pihita na palitan na natin ng bago lahat yan. Tapos naayos na din natin yan. Ngayon magtitesting tayo kung wala nang problema. Nakapanggit na yan, hindi pa naka-screw just in case may problema. Then pati yung equalizer dyan na ano pa natin. So nakadaan na yan na test valve. Titingnan natin kung magsiswitch yung relay. Pero nag-prepare na rin ako ng ano ng input diyan sa ano, isa lang naman yung input niya, audio tsaka speaker. Medyo ano, kumpiyansa tayo, natutunog ng kumpiyansa talaga. So bali antayin natin kung magsi-switch yung relay. On ko na muna. So ayan, umilaw na. Ayan, so may mga ilaw-ilaw. Ayan, nag-switch na yung relay. Tingnan nga natin kung ano, nag-volume. Walang sounds mga boss. Yun ang problema. Ayun. Walang sounds. Ah, may tama itong ano. Ayun. Natama naman. Naka ano. Yan. Volume tayo. Yan. Tumutunog pero pa. So, pangit. Pangit ang tunog niya, ilipat nga natin sa kabila. Dito lang siguro natin i-chok ng ganun. Volume man lang natin. Sama ng tunog niya eh. Yan, okay. Tumutunog pero ano. So ang gagawin natin dyan, malaki yung ano kasi dito, ang hindi lang naman natin dito na ano ba yun, may naiwan na ano. Ang hindi lang naman natin dito na ayos o nilinis o pinalitan ay itong mga EQ. Titingnan natin yan kung gumagana pa o hindi. Pag ano, babypass natin yan. So mag-audio trace tayo mga boss. Okay mga boss, so mag-audio trace tayo dito. Naka-on pa rin yan. Dito muna tayo sa ano, kung saan talaga humihinto yung audio nya. So try muna natin dito sa effector loop nya yan. Dito tayo mag-inject. Dito out na yung ano eh. So wala. Try natin sa pinaka ano. Okay. Okay naman. So try natin dito sa ano. Yung audio niya na papunta dito sa switch. Yung selector. Ito yun. So okay naman. Ngayon, try natin dito sa out ng volume. Ito kasi yung pinaka volume nyo. Yan. Ito yung wire na yan na ginagalaw natin. Ito na yan. So papunta na yan dito. Yan. Pero ano muna, inject tayo dito sa pinaka input. Ito natin dito. Ayan. So ayan. Yan yung pinaka ano nyo. Ah, dito pa lang ano na eh, basag na eh. So, ibig sabihin mga boss, bago pa man dumating sa volume yung audio, basag na yung sounds na pumapasok. Kakalasin natin yung board na to, titingnan natin kung saan papunta to, at mag-audio trace tayo dyan. Okay mga boss, so troubleshooting na tayo. So, simula dito hanggang dito sa switch. Yung ano hanggang doon sa volume, hanggang doon sa pinaka-output ng ano. Ngayon, mag-audio trace tayo. Simulan muna natin sa pinaka-input. Okay. Kaya napakahalaga talaga na may audio tracer. So, yan. Okay. Tawid siya dito. Ito ka lang. Okay.
So try natin mag-inject dito sa ano. Okay, meron. So try natin dito sa tone, sa tone control niya. Ito yung low mid high. Dapat ang gitna nito makakuha tayo dito ng malinis na audio. Ito lang. Basag. So ang sama ng tunog. So pag ganyan mga boss, either may problema yan dito sa preamp or may missing supply. Kaya ang gagawin natin dyan, naka-ready na yung tester ko. Sukatin muna natin kasi dapat meron yung supply na negative supply at saka positive. So ilagay muna natin dito. Ayan, baka nagtatanong, boss, saan mo nilalagay yung ano, negative ng tester mo? Ayan. So ito yung pinaka-supply niya. Ayan, trinis ko na yan, papunta dito. So check muna natin dito sa ano, sa positive kung meron. So merong 10 volts. Check natin yung negative naman na supply. Merong negative 14. Hindi siya pantay pero okay lang yan. Ngayon papunta siya dito. Check natin. Merong negative 14. Yung kabila naman. Ayan, positive 10. Ayan. Ngayon, kung pag-aaralan mo yan, papunta na yan doon sa isang IC. Ayan yung circuit nyo. Tapos dito, ito naman siya, dadaan natin resistor dito. Dapat meron tayo masukat dito mga buso. Dito na tayo sa capacitor mag-tap. Yun, wala tayong nasukat. So, posible niya na either nag-open tong resistor, kung tamang hula ko resistor to, o kaya may shorty dito. Try natin yung kabila naman, itong ano, sa negative 14. Ayan, negative 14. Ayan. So, tingnan natin kung tatawid hanggang dito na sa capacitor. Ayan. Ayan, meron naman. So, missing. Missing yung positive supply. Ngayon, titingnan natin kung may shorty dyan o may open. Patayin ko muna para iwas disgrasya tayo. Tingnan nga natin kung anong sitwasyon ito. So, mahirap. So, ayan yung ano niya. Malamang sa malamang, yung hula ko, yung resistor na yan, nag-open. Or, ano. So, gagawin natin, check muna natin tong yung capacitor na yan kung may shorted. So, lagay natin yung tester natin sa resistance. Then, lagay natin sa ohms, sa buzzer. Then, ito namang cellphone camera natin o yung cellphone natin, lagay natin dyan. Kasi magtitest tayo ng short. Yan, tingnan natin. Pag shorted, ganito, magbabuzzer. O, tingnan natin. Parang shorted ah. Shorted ba? Baliktarin natin. Pag binaliktad mo at nag-buzzer pa rin. So, may shorted. Possible na nag-open na itong resistor kasi may shorted. Ngayon, titingnan natin yung traces kung saan papunta na yan. So, dito. Tatakbo rin. Eh, kita nyo ba? So, lagay natin dyan. Yan. So, ito yon. Either capacitor mismo ang shorted o kaya yung ano to? May diode ba to? May senior diode ba? Tingnan nga natin. Ah, may mailer siya. So, ito yan o. Tanggalin nga natin to. Tapos, ihang natin tong asa na ba ito? Ito yun. Tapos ito yun. May jumper ata dito. Tanggalin nga natin yan mga boss. Pag-aralan natin. Mukhang may nakalas na rin. Oh. May nakalas na rin. Pero, ano. Ang ginawa kasi natin dito, ano eh. Bumanat agad tayo ng restoration. Hindi na ako nag-ano. Tanggalin ko muna ito. Pero tama lang naman yun kasi talagang palitan naman mga pihitan na nito. So ito yun, ito yung usog natin. Kuha tayo ng pang sundot.
ito yung jumper na yon, yung ano. Ayan. Tingnan natin ngayon. Tingnan natin kung dito sa area na to yung nag-short o doon sa unahan. Malalaman natin yan kapag tinister natin. So ang shorted andito lang. Either itong dalawang capacitor na to o yung ano, tanggalin natin yung dalawa. Kailangan talaga kasi mga boss sa pag-i-repair ng amplifier, sinasabi ko na may alam kayo sa basics ng electronics, kasi paano nyo mahanap yung ganitong sira kung hindi nyo alam paano mag-tester o paano mag-identify ng pyesa. Ay, ba't ito yung, sige, tatanggalin ko din itong ano eh. 100 ohms. Ah, 150 ata ito. Taas itong dalawa. Medyo luma na yung lead. Patungan natin ng bago para mabilis sumama sa ano. Mabilis sumama sa paghigop ng ano. Sige nga. Tingnan natin. Akala ko yung equalizer may tama. Ganda ng panghigop ko ah. Higop na higop ah. Nakailang ulit ako. Ayos ah. So ano ba yung tinatanggal natin? Ito nga, itong dalawa. Alin ba dito yung shorted? Lagay ko muna dyan. So testerin natin. Andun yung isa. Sige nga, alamin natin kung itong Mylar na yan o kaya yung capacitor. Dalawa lang naman yung nakalagay dyan eh. So wala to. Ayan. Hindi siya shorted. Ito. Kakaiba ng mga boss. Capacitor. Capacitor na 220 microfarad shorted. Baliktara no. Madalang tayo maka-experience ng ganito, pero kadalasan madalang 'to mga boss, kasi kadalasan mapapansin natin sa capacitor lumulubo o nadadry yung laman, pero mag-shorted siya madalang na madalang. So ito namang ano niya, Mylar niya, ayos pa 'to. Hindi naman siya shorted, ibabalik natin 'yan. Yan. Okay? Tapos yung resistor natanggal ko na ba? Andito pa ata eh. So ito yung resistor naman niya na 150 ohms pala. Testerin nga natin kung gumagana pa. Oh, buho pa. So magpapalit lang ako ng capacitor. Then ano, yun lang kasi maghahalo kay pa ako doon. Balikan ko na lang kayo. Ibalik ko na lang din tong iba para tuloy-tuloy tayo. Okay mga boss, so napalitan ko na yung capacitor dito na shorted. Ngayon susukatan na natin, ibalik na natin yung resistor at saka capacitor pati itong jumper. Susukatan na natin ngayon kung makakuha na tayo dito ng supply. So on ko na. Lagay na natin. Ayun, meron na 13 volts. Kung mapapansin nyo meron na. Ilipat natin dito sa ano, kabila. Negative 30 na rin. So pantay na yung supply nila mga boss. Tingnan nga natin dito sa ano, sa pinaka ano. Ayan, 14.47 yung isa. 14. Okay, so try natin mag-audio trace. So tap na natin dito. So try na natin itong mga gitna. Wala pa rin. Oh, ba't wala pa rin? Nakakalungkot naman yun. Ito. Pero meron eh. Itong ano lang, gitna, wala. Ah, meron na, mahina. Ano ba, kamay ko nakikita. So try natin dito mag-inject sa pinaka. Ito na yung pinaka out, yung papunta na sa volume.
Parang may galasgasan tunog ha. Ito yung papasok sa equalizer. Okay, malinis. Ito ata kung tama ang hinala ko ha, hindi ako sigurado. Supply ito. Ito yung output ng equalizer. Itong isa pa. So, okay na siya. Kaya lang ang problema, may kunting garasgas ang tunog. Yun nga ang sinasabi ko dahil sa laging sakit siya ng equalizer. Pero try natin galawin. Tsaka, try natin. Sunod yan, kung hindi pa rin madali, try natin tanggalin yung ilaw na yan. Pahamak minsan yan eh. Yan ang pahamak sa mga equalizer na may ilaw. Na dyan nadadali yung hindi ko na pala kailangan ng isa. So, tingnan natin ha. Ginalaw ko to. So, testerin ko ulit itong Malinis yung isa. Pero kung titingnan nyo naman, kung titingnan nyo naman yung yung papasok nitong ito yung input, ito na yung pinaka-output mismo ng tone. Ito na. Okay naman. Volume natin para hindi kasa sagad natin. Kamay ko na yun eh. Hirap ng camera na to. Kabilaan, left and right yan. Pero pag out niya, okay yung isa. Nagkaroon na ng kaloskos. So, gagawin natin dyan. Try ko munang tanggalin itong mga ilaw. Pag hindi pa rin, kakausapin ko yung may-ari. So, mga boss, ang sira itong sa baba. Ngayon, tinanggal ko na yung mga ilaw. Baka sakaling doon lang problema, ganun pa rin. Pakinggan nyo. Ayan o. Itong isa okay naman. Kaya lang malala yan. So kausapin ko muna yung may-ari kasi wala naman akong pamalit dyan. At mukhang gagamitin na nila to. Siguro ang may offer ko dito o may advice ko or opinion ko, ibabypass na lang natin yan. So kausapin ko muna yung may-ari. Saglit lang mga boss. Okay mga boss, balik tayo dito at nakausap ko na yung may-ari. So sabi niya dahil may schedule na gagamitin to, hindi na ahabol sa oras. Nagpatanggal na lang siya ng isa para magiging sample. Yan, siya na daw mag-aanap. Pag nakahanap siya, ibalik na lang dito. Sa ngayon, ang ginawa natin ay pinaghang muna natin yung mga papasok at saka palabas ng equalizer. Tapos binypass natin dito. So sa ngayon hindi muna gagana itong dalawa. Pag nakahanap yung may-ari ng mga slider na kasing size, saka na lang niya ibabalik. Yan. Okay. So testing na lang natin to mga boss. Isa-assemble ko muna ulit tapos testing natin. Pag wala ng problema, yung mic pa pala. Pag wala ng problema, pack up na natin to at testing ko na lang din yung mic. Yung apat na mic kung gumagana. Yun lang mga boss, teka lang iayos natin. Okay mga boss, tumutunog na siya. Kaya lang ang problema, muna natin volume. Hello. Sira yung isang mic, tapos yung try natin yan. Ilipat ko dito sa kabila. Hello. Tapos sunod naman dito. Okay mga boss, so hindi pa pala tapos to. Napatunog na natin. Kaya lang, ang problema yung microphone dito.
at saka yung nasa baba, ano, masilaw ba? Yung dalawang microphone, kumbaga, itong dalawa, magkasama kasi ito eh, ayan o. Oh. Itong dalawa, magkasama to. Ito at saka ito, hindi pa tumutunog. Itong isa naman kasi magkasama din naman sila, yung sa pinaka baba, saka dito sa taas, okay na. So, nagpalit na ako dito ng IC, yan dito. Ayun, 4558. Wala pa rin, kaya idodobo check ko pa dito kung saan ang problema. Checking ko tong ceramic, baka ano na. Yan, update ko lang kayo mga boss pag nadali ko kung ano sira. Okay mga boss, so balik tayo dito. Bali, na-check ko na nga tong transistor na to. Ito, so dalawa yan. Ayan, C9015. Actual tayo pagpalit ng IC na to, yung GRC4558. Wala pa rin, kaya sabi ko, bye-bye na lang natin tong ano, itong supply niya. Ito kasi yung supply niya, negative at saka positive yan. Tatakbo yan dito, tapos dadaan ng resistor, ayan. Itong supply niya, ano ba yan? Ito, capacitor na isa. Tapos yung kabila naman, ganun din. Tatakbo din dito, ayan. Tapos capacitor. Ngayon, papunta na yan dito, ayan. Tapos papunta sa kabilang side ng transistor. Tapos yung kabila naman, sana ba yun tayo? Ito. Yung kabila naman, ayun. Dito, tapos yung kabila, dito, papunta. So, ang ibig niya sabihin, tika lang, ayusin natin. Kabila nito, ito, ano, positive ata, ito negative side, ito. Kasi pag chinik natin yan, ilagay muna natin dito yung ano. Tinanggal ko nga yung ano eh. Paano ba to? Wala kasi tayong pagsusuksukan. Ay, ito mga boss. Suksok muna natin dito. Wala, mahirap mag ano eh. Mahirap mag trace o ano tawag dito. Wala tayong pagsusuksukan. Ito na ata. Yan, try natin dyan. Subukan natin magdi ano, on muna natin. Yan, 'di ba dito tayo. So ito yung sinasabi natin na may supply. Punta tayo sa volts. Yan, volts tayo. Yan 13. Yan 13 at saka yung kabila naman niya ay 11. Tapos pupunta yan dito, itong dalawang 'to. Ito yung negative 13. Sundan natin muna itong negative 13. Ayan, negative 13. Tatawid ng resistor. Magiging 10 volts na lang siya. Ito yung capacitor nyo. Ayan, tapos punta yan dito. Ayan. Ayan. So, ayun, 10 volts. Tapos tatawid dito. Ayan. 8 volts ito yun, yung dito. 8 volts, ayan. Tapos, balik tayo dito. Pupunta pa yan dito. Ayan, yan dito. Ayan. 10, negative 10. Tapos, itatawid natin dito. Magiging negative 8. Kasi dumaan ang resistor. Papunta dito sa kabilang side ng transistor. Ngayon, yung isa naman ang i-trace natin mga boss. Yung, sana ba tayo dito tayo sa kabila. Ito na tayo. Ito na ba? So, ito. Positive 11, bababa dito, nawala na mga boss yung supply. So from dito, positive 11 at 12, yan. Tapos pag tinawid natin yan, resistor kasi ito eh, nawala na yung supply. So dalawa lang yan, check natin tong resistor, tapos check natin tong capacitor. Tandaan nyo mga boss ha, may na-encounter na tayo doon sa ilalim na nag-short yung capacitor. Baka sakali ganito din ang problema nito. So off natin. Sana ba yun? So dito tayo, ayan itong resistor na to. Tingnan natin kung ano resistor yan. Tanggalin muna natin yung mic. Sana ba yun ito? Tapos yung capacitor, ayan. So yung capacitor nya ay 100 microfarad. So punta nga tayo sa buzzer para madali. Try muna natin i-buzzer. So pag shorted,
Ayan. So, direkta na tayo dito. Baka may shorted. Ayun lang. Mukhang shorted yung linya, mga boss. Tapos, ay, shorted talaga. So, try muna natin itong capacitor kasi ano, baka shorted din siya. Try natin, baka katulad nun. Try lang natin. Saglit lang, bunutin ko lang kasi nakaani. Okay, mga boss. So, tinanggal na natin dito yung capacitor. Ito na. 100 microfarad 25 ngayon. Check natin sa tester kung ano. Yan. Check natin kung ano. Nakabuzzer tayo. Kabuzzer mode. So, matik, sira tong ano, sira tong 125. Shorted siya. Kakaiba yung tubol na to. O, gawin natin mga boss ay lagyan natin ng capacitor. Sika lang, may hanap tayo dito. Meron pa ba? Ayan. Meron tayong bagong capacitor ito. Tingnan natin kung anong reaction ng bago. So, ito ay bago. Check natin sa buzzer mode. Ayan. So, napansin nyo, hindi na siya nagbabuzzer, oh. Ayan, buzzer saglit. Tapos, mawawala. So, ikabit natin to. Then, check na natin agad-agad yung circuit kung ano. Kung mayroon na siyang supply. Ayan. Sana magkaroon na. Pag ano, tapos na to kung ano, may kailangan problema. Okay. Matik yan. Pag nag-tester tayo dito at may supply na, matik na yun mga boss. So, double check natin. Double check natin. Ayan. Okay, wala na shorted. Okay, punta tayo sa volts. Then, power on natin. Ngayon, direkta na agad tayo dito sa ano. Kung may supply na siya. So, meron na siyang 6.8 volts. Ito yung asa na ba yung trainage natin dito. From 12, pagtawid dito. Meron na 6.9. Ngayon, subukan natin. Baka magkaroon na siya ng mic. Baka nga magkaroon na to ng mic. Asa na ba yung microphone ko? Yan. Speaker natin, nakakabit pa ba? Hello. Yun? Okay na? Okay na? Hello. Hello, mic test. Hello. May ilaw na rin yung ano. Hello. Yeah, pag nagpipik. Ibig sabihin ito mga boss, nasira yung microphone niya at saka yung sa baba naman, yung sa tone. Dahil may nag-short na capacitor. So, minsan hindi lang din sa sira yung IC, transistor, pihitan, ang sira ng pagkawala ng mic. Kaya minsan pag nagtanong yung mga customer natin na ano, tawag dito, bakit, halimbawa minsan may magtatanong, boss, bakit yung mic amplifier ko, may mic, yung mic hindi gumagana. Hindi natin may sasagot yan ng ini-expect nila na eksakto na, boss, baka ang sira niyan ay volume. Minsan hindi naman ganun katulad nito, oh. Kaya depende po yan, lagi ang sagot ko dyan ay depende po sa sitwasyon. Kailangan talaga ma-check up yung amplifier para natin masabi kung anong sira. Kasi yung mga ibibigay natin ano, kumbaga, sample lang yun, pero hindi naman talaga ano. Pero yung customer kasi natin, pag nagtatanong, kadalasan ang ini-expect nilang kasagutan natin ay ano, yun talaga magiging sira ng amplifier nila, which is hindi naman 100% na yun talaga. Depende yan. Sa dami ko nang na-repair ngayon, naka-encounter ako shorted ang capacitor. Kakaiba. Kung hindi kayo marunong mag-voltage checking at mag-trace ng circuit, wala. Kahit magtanong ka talaga, hindi mo magagawa yung ganito. Itong mga ganitong ano, kailangan meron kang analyzing skills para ano, at nabubuo yan sa pag-iipon ng experience. Hindi po yan magagawa ng ganitong trouble. Kahit nanood ka sa YouTube, hindi mo agad magagawa sa tingin ko. Lalo na ano, hindi naman lahat ng sira pare-pareho. So, asimbulin ko na to din.
finalize ko natin, testing natin, siguro wrap up na tayo. Kung wala nang trouble na iba, malamang sa malamang baka hanggang dito na lang yung video natin. So ayos na mga boss, at sa tingin ko takpan ko na to, hanggang dito na lang siguro yung vlog natin sa Sakura AV350. Maraming salamat mga boss at God bless po sa ating lahat.